Sa video nito, ituturo ko na sa inyo yung actual step-by-step process kung paano mag-file ng SSS Loan Condonation Program. So, isasample natin sa video ito yung aming employee nga na nag-loan ng 17,000 pesos last January 30, 2003 at sa kasamaang palad ay hindi siya nakapagbayad kaya umabot na ng 96,878 ang kanyang loan balance as of September 22, 2022. At dahil nga nagumpisa na ngayong araw, October 4, 2022, ang pag-file ng SSS Loan Condonation, kaya masasample na natin yung actual process ng pag-file nito. So sa akin, gagamitin ko lang yung mobile browser, punta lamang sa Chrome, i-open ang inyong mga Google Chrome account, pagkatapos i-search yung sss.gov.ph. So regardless kung PC or mobile phone ang gamit nyo, same lang naman sila ng viewing. Tapos pindutin yung member doon sa portals. So pagkapindot mo ng member, ilog-in lamang ang iyong user ID at ang iyong password. Pagkatapos, once na login mo na, pindutin lamang yung sign in. So, skip mo lang itong member survey consent. Pagkatapos, i-click lamang yung e-services, pinutin yung loans, pagkatapos, click apply for consolidation of past due short-term member loan with condonation of penalty program. So, yung mga hina-highlight ko, yun yung pipindutin natin, para at least madaling tandaan at makita. Dito sa page na to naman, dito mo na makikita yung summary ng iyong loan details. So, 36,975 nga ang total na babayaran ni employee at nakatipid siya ng 60,132.22. Ang laking tulong na nun kay employee. So, ayun, ito naman sa preferred console loan payment term. So, may dalawang option nga dyan, yung one-time payment at ang installment basis. So, isasample natin yung dalawang yan para at least makita nyo siyang parehas kung ano yung magiging difference niya. So, pinutin muna natin yung one-time payment. So, pag pinindot mo yung one-time payment, lalabas na dito yung iyong consolidated loan one-time payment details. So, i-zoom lang natin para makita nyo yung actual kung magkano yung babayaran ni employee. So tandaan guys na itong one-time payment ay kailangan bayaran sa loob ng 30 days. So ayan nga, 36,975 na kailangan niya bayaran sa loob ng 30 days at ang due date niya ay November 3, 2022. So pag pinindot niya yung terms and conditions, ito na yung lalabas. Itong mga to ay na-discuss ko na doon sa isa kong video, kaya I suggest na panoorin niyo muna yon bago kayo mag-file ng actual loan condonation para at least naiintindihan nyo yung papasukin yung bagay. So, nasa taas yung confirmation, baka kasi magulat kayo. Usually kasi nasa ibaba yun or nasa dulong page. Pero since check muna natin yung difference ng dalawa, itatry din natin yung paano yung installment. So, sa installment naman guys, ito may preferred down payment. So, ang minimum down payment for installment ay 10% ng iyong loanable amount or ng iyong consolidated loan. 10% and maximum naman to 90%. Kasi nga, pag dito naman, pag may pera ka naman, pwede mong lakihan yung iyong ibibigay na down payment. Tapos, sa preferred payment term, ayan, since 36,000 lang siya, yung maximum payment term niya ay up to 24 months lang or up to 2 years. So, kung yung loan nyo ay lumagpas ng 72,000, pwede to na up to 5 years na payment term. Unfortunately nga lang, meron kayong 10% per annum na magiging interest. So, ito, example na natin. Sample muna natin yung
6 months na preferred payment term para makita nyo yung difference. So, ito na nga, i-zoom in lang natin para makita nyo talaga. So, base dito sa consolidated loan down payment niya ay 3,697 na kailangan bayaran within 30 days. So, yung condonable penalty niya ay 6,000. And ito naman yung magiging monthly installment niya, amortization. So, kung sa loob ng 6 months lang, 5,709.13 yung magiging monthly amortization. And condonable penalty ay 54,119. So, itatry naman natin kung paano pag 24 months ni employee babayaran yung kanyang installment loan. So, pag 24 months, syempre, mas mababa ang magiging kanyang monthly amortization. So, sa loan amount, hindi yan magbabago kasi naka-base lang naman yan sa 10%. So, pag 24 months, ang monthly amortization lang niya ay 1,535.59. So, ayun nga, 10% per annum. So, aabot din to ng 20% since 2 years to pay ang gagawin ni employee. So, ngayon nakita nyo na ito din yung terms and condition, if ever man, na installment basis yung pipiliin nyo. So, yung confirm niyan ay nasa taas. So, balik na tayo doon sa one-time payment since gusto ni employee nga namin na one-time payment lang yung kanyang gagawin sa kanyang loan. So, pinutin lamang yung I agree to the condonation loan terms and condition and pinutin yung confirm. At pinutin yung proceed. So, dito lalabas yung summary ng iyong short-term loan with condonation penalty program. So, ayan, naka-indicate yung total amount na babayaran mo. Tapos, 30 days term or kailangan mo siyang mabayaran within 30 days. And ang due date niya is sa November 3, 2022. November 3, 2022. Then, pindutin lamang yung submit pag okay ka na. Tapos, ito na yung pinaka-importanting page. Ito yung iyong PRN number or payment reference number na gagamitin mo once na nagpunta ka na kay SSS. So, ito nga, ang total amount na babayaran ni employee ay 36,975 at kailangan niya mabayaran bago mag November 3, 2022. Tapos, yung notice of approval ay marireceive doon sa registered email mo or ng employee natin. So, yun lang, pumunta sa nearest SSS branch at magbayad ng iyong loan term program. Yun lang.